So yun, welcome to another episode of When Liam, sa pika nga niya, unboxing eh. Sayang wala tayong color commentator sa side, di ba? So napaka-entertaining pa nga siya. So natutulog kasi, napagod siya kagabi. So yun, so ano ang i-unbox natin ngayon? Nag-exchange gift kami ni Mommy, which is another bag. Okay, so matagal ko na itong tinitignan sa brand na to sa internet, simula nung bumili siya. So may kita nyo rin yan sa previous unboxing series namin, yung nag-unbox siya ng bag. Okay, sa All Things Remembered Bespoke. Okay, since 2008. Ang tagal na pala ito. Okay, so tara, unbox na natin. So, nakalagay din siya sa dust bag. Okay, hop, ayan oh, ganda rin ang dust bag niya na. Okay, tapos buksan na natin. So actually, nakita ko na siya kahapon. Okay? Tapos, natuwa ako dahil parehas pala kami ng kulay. Sumakto. So, di ba? Tinadhana talaga, di ba? Di ba? So, kung ano yung kulay nung binigay ko sa kanyang bag, ganun din yung kulay na binigay niya sa aking bag. So, a little backstory kung bakit ako napapagusto sa mga leather bags or leather na mga gamit is nung nakita ko sa YouTube si Rose Anvil. Yung Rose Anvil kasi meron siyang sneakers. Nahilig ako sa sneakers dati. Tapos, bakit yun to yung nakukuha ako sneakers? 20,000. Tapos, plastic lang pala to na recyclable, yung mga ganun. Tapos, may mga leather na sapatos. Pero, hindi naman pala ganun ka-top yung leather nila. So, nung nakita ko kay Rose Anvil, kinakat niya yung mga sapatos. In-explain niya na itong sneakers na to ay bakit low quality. Tapos may mga sneakers na high quality. Which is meron din kaming unboxing. Yung Thursday's Boots sneakers na gawa sa Horwin leather. Pinaka, sabi niya, pinaka top grain na leather. Or top leather sa buong mundo. Kasi yung process na ginagawa sa kanya para ma-attain yon. Which is totoo nga kasi ilang buwan ko nang gamit, hindi nagki-crease yung leather na yun sa sneakers talaga. Kahit anong gawin ko, hindi talaga siya nagki-crease, ganun pa rin yung itsura niya. So kaya ako na-enjoy yung mga leather. Okay, so ito yung bag is Ziparound. Tama ba? Ziparound na bag from All Things Remembered. So makita nyo, yung pa lang, ito pa lang makita natin is yung kung gaano high yung quality nitong leather na to. Kasi it looks like a full grain leather. Okay, so yun nga, may kita nyo kung nanonood kayo ng mga videos ni Rose Anvil, in-explain nyo doon kung ano yung leather. Meron yung top grain, yung nasa taas. Okay, tapos yung meron yung nasa gitna. Tapos yung meron yung nasa baba, which is itong mga to, yung mga gamusa. Yung ika nga natin sa Tagalog. Yung suede leather. Tapos may kita natin na ginagamit yun sa mga sapatos, pero yun pala yung pinaka low quality na leather. Pero yun nasa taas, yung top grain, is yung pinaka magandang leather. Yung pinaka maganda sa lahat is yung nakuha mo yung buong levels na yun. Which is, I think ito, kasi sa sobrang kapal niya, is mapapansin natin na yun talaga siya. Okay? Ayan o, edito pa lang o. Full grain leather siya yung ginagamit sa kanya. Isa sa bakit siya nagiging mahal, yung proseso ng paggawa sa kanya. This one is a distressed leather. So it is aged through time. Kaya na-achieve niya yung gantong look na medyo meron ng ano, parang gas. Okay? Pero it will still patina over time. Which is also, yun, parehas dun sa bag na binigay ko kay Mami. Okay? Yung Carolina Herrera niya. So, yun, affordable, or not affordable, pero rightly priced for me. Okay, so simple lang siya, which is gusto ko. Ayun, buksan natin siya, which is natuwa pa ako pagka sinasara siya, magnetic. Ay, oy, oy, ang galing ha. Ito, buksan natin. Yun, yung loob, meron lalagyanan ng laptop bag. Ayan, tapos may mga lalagyanan ng mga wallet, pwede siguro yung charger dito, okay, pwede rin siguro yung uso na ngayon, yung mga malalaking water bottle, pwede mo rin, actually, pwede mo rin lagay sa gilid, kung gusto mo, pero kung gusto mong hindi makita, pwede mo lagay dito. Napakaluwang nung compartment ba ang tawag nila pag sa mga bag, okay, so,
Kaya ako nagustuhan siguro na marami rin at meron din pala sa harapan, okay? So, kung gusto mo dito yung wallet mo, cellphone, pwede rin. So, sa mga nagustuhan ko, sa mga... Kaya nagbabag na ako ngayon kasi ayokong... Pasikip na pasikip yung mga fashion ng mga pantalon natin ngayon. So, nahirapan ako pag malalaki yung may cellphone, may susi, di ba? Tapos, may wallet, ang kapal-kapal tignan. So, kaya... Gusto ko ngayon na nagbabag na kasi ang sisikip na ng pantalon natin eh. Sana bumalik na tayo sa trend na maluluwang uli. Yung mga babae na bumabalik na sila. Pero sa mga lalaki parang ganoon pa rin. Mga skinny pa rin yung mga pantalon natin. So yun, ito yung review ko ng bag. Tapos before that, naalala ko pala nung binuksan ko itong bag ko, nag-expect ako ng relo. Okay? Wala pala siya. Pero yung kanya, merong relo. Ito yung binili ko, which is yung Citizen Tsuyosa. Yung Citizen Tsuyosa is a literal translation ng Tsuyosa is strength. Okay, so also, tuwing anniversary, tinatry kong bigyan ng si mami ng relo, which is serves as our time machine. Okay, so para pag tinignan mo isang bagay, maalala mo, lalo na time, lagi mong tinitignan, anong oras na? Tingin ka ng tingin sa wrist mo, di ba? Tapos, you would remember na, uy, this is during our 12-year anniversary. Okay, so para rin tong time capsule namin. So, bakit ito yung napili ko? So, yung unang-una, yung pangalan niya, Citizen Tsuyosa. Okay, kasi yung Tsuyosa, ang literal translation nun ay strength, which is a strength sa relationship. Yun, naipasok pa natin yun, di ba? Napapangiti yung nagre-record ngayon dahil naisabi natin yun. Okay, tapos yung color niya, parang turquoise, hindi siya Tiffany eh. Alam ko turquoise eh, kasi meron din tong Tiffany na kulay. Tapos bumili siya ng mga damit sa Arlan and Olden, tapos meron tong gantong kulay. Okay. Binili ko to sa Mega Mall, kaming dalawa ni Liam. So, ilang linggo niya na to tinatago-tago kasi nakita ko to sa Mega Mall. Doon, mga staff nga pala sa Citizen Mega Mall, Building A. Okay? Building B, tama. Building B, second floor Building B. Yung dating Tissot yata yun. And doon, yung branch nila. Okay? So, malapit sa cinema. Okay? Okay din yung mga tao doon. Kudos to them for being friendly. Tapos na kahit hindi ako bibili, pinakita nila sa akin yung good customer service nila. Pinakita nga nila sa akin lahat ng relo doon na, uy, ito sir, maganda. Uy, ito sir, maganda. Actually, maraming ang magandang automatic watches doon. So, yun. Thank you sa panunood ng episode na to. Hopefully, nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod ulit na episode ng Manliam Unboxings. Hanggang sa Muli. Paalam.